Nadagdagan pa po ang Makadiwa stores ng Department of Agriculture. Patunay lang yan na mas dumarami pa ang tumatangkilik sa naturang proyekto. Malaki kasi ang naitutulong nito, di lamang sa mga consumer, maging sa ating mga magsasaka. Si Kenneth Pasyente sa detalye, Rise and Shine, Kenneth. Hindi na pinalampas ni Aurora ang pagkakataong makatipid sa pamimili. Bago pumasok sa opisina, dumaan na muna siya sa Kadiwa ng Pasko sa DOST Pag-asa sa Quezon City para bumili ng pang Noche Buena. Ayaw kasi niyang makipagsabayan sa dagsa ng tao sa groceries at palengke. Nakaka-stress kasi ang haba na ng pila sa groceries. Kaya dito okay lang. Nasa 50 hanggang 80 pesos ang natitipid sa mga karne sa Kadiwa, 10 hanggang 20 pesos naman sa mga gulay. Kaya si Jenny, dito na rin na malengke. Para ma-budget natin sa ibang, pwedeng mabili ng ibang gamit sa bahay, ibang pagkain. Malaking tulong din ang Kadiwa sa mga magsasaka dahil wala nang middleman para maibenta ang kanilang produkto. Okay naman, nakaka-rouse din kahit paano. Nakakatulong din sa amin po. Hindi pa man sumikat ang araw, naghahanda na ang mga tindero sa Kadiwa Store sa Mapagkumbaba Street, Barangay Sikatuna Village, Quezon City. Mga produkto na galing naman sa Pangasinan at Bicol ang ibinida rito. Siyempre sir, kahit pa paano kumikita din po kami talaga. Malaking bagay ito para sa amin. Hanggat kailangan ng gobyerno ng ganitong eksena, tuloy po tayo. Maaga pa lang din, mahaba na ang pila ng mga mamimili. Sabihin natin 5 pesos per kilo magtitipid natin. Malaking bagay na yun, di ba? Mm-hmm. Ganon din sa mga bigas. Mm-hmm. Mga rekado, lalong-lalo na. Napakamahal ngayon. Binuksan din ang Kadiwa Store sa Malanday, Marikina City, kung saan dinagsarin ng mga mamimili. Kenneth Pasyente. Para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.